si Prodigal Mama. Hello, what's up, mga hot mom? So, what's up mga gala? Nandito na naman ako, no? Nagbabalik. Bagong linis yung motor ko, ayaw isa pitot. Ayaw ko dyan sa basa, bagong linis. So, ngayon, short video lang tayo, no? Dahil malapit lang yung pupuntahan ko. Magde-deposit lang ako sa bangko. So, pag-usapan lang natin yung nangyari last time, no? Sa gasolinahan. So, tulad nga ng sabi ko, lagi tayong kumuha ng resibo, di ba? Para meron tayong basyan kung magkano yung binabaharan natin, no? Nagmamoisyon ako yung salamin ko. So, yun nga, nagkaroon kasi kami ng argument ng gasoline boy, no? Kasi kulang yung skulo. Ultima, kahit 25 cents lang, kahit any cents lang yan na kulang, kunin natin, di ba? Kunin natin, kasi atin yun eh, di ba? Kulang yung sinusukli sa atin, kahit cents lang, kunin natin. Kasi bakit kamo? Kasi ito na yung thinking ng tao, kaya minsan hindi na kumukuha yung sukli eh. 25 cents lang naman yan, 50 cents lang naman yan, okay na yan, wala pa naman piso yan. Isipin nyo lang mga kagala. Halimbawa, 1,000 na motorista magpagas na ganun ang sistema, di ba? Na kulang ng 50 cents o any cents. Like for example, sa nangyari sa akin, kulang ako ng 79 cents, no? Yung sinukli sa akin, kinontest ko. What if 1,000 motorista na kulang ng 79 cents, di ba? I-multiply mo sa 1,000 yung 0.79, edi meron silang 790 pesos a day. Sayang, di ba? Sayang yung kahit cents lang yun, kunin natin, di ba? Para hindi sila manihasa. Hindi ko sinasabing lahat, no? Kasi may iba dyan na maayos talaga. Maayos na magsusukli ng sobra dahil nga wala silang 50 cents, 25 cents, eh sila yung nagsasakripisyo instead na tayo yung magsakripisyo, di ba? Actually, na-trigger lang ako kung ba't ko kinontes yung resibo. Dahil di sa gasoline boy na ano, bara-bara, eto, 130, boss. $1.32 muna, sakto muna ng $1.32. Tangin. Boss, dandahan tayo, boss, pagka ano. Natulo eh. Wala ko, wala na napatak eh. Basta magkano ba yun sa akin? 32, di ba? Ano, yung kulang ako mag-aabo na? 21 lang yan, ha, di ba? Diyan kayo kumikita yung mga pabarya-barya eh. Sir, hindi naman ako nagsusukli sa inyo. Okay, hang, sabi mo nga sa kanya, oh, sabi mo sa kanya. Kasi tayo tag 26 centavos eh. 50 cents. Eh di, ba't kami ang mag-a-adjust? Eh kayong kumano, di ba? Ba't sa amin nyo kinakaltas kung hindi wala kayo panukli pa ng 25 cents or 50 cents? Di ba? Hindi naman sabihin na kami kumikita. Hindi kaya nga, di ba? Nakita nyo? Diba? Tapos ano kakapiran sa akin? Kala daw niya wala na daw natulo. Ano ba naman yun?
lahat naman siguro ng gasoline bill, kahit baguhan na lang, alam mo na pagtapos ng reading ng gasolina, may papatak pa rin dyan nga kahit pauti-uti. Hindi pa sa idyan. O bigla niya hinugit yung hose. So yun, tumapon sa tangkay ko, tsaka doon sa fairings ko. Kaya na-trigger ako. Medyo nainis ako. Kasi nakakasira, nakagala yung gasolina, no? Masyado matapang gasolina. Either mag-feed yung pintura ng gas tank or mga ngalawang. At saka marami pala ako nakikita, no? Ng mga nagpo-post sa mga radio group kung para saan daw ito. Yung ilaw na yan is indicator yan. Shifting indicator. Pag umilaw na siya, ayun yung time na kailangan mo na mag gear up, mag shift up. Once na umilaw siya. Tapos may mode siya, may option siya kung low o high. Pag nakaloko ka, low RPM, iilaw na agad siya. Ibig sabihin, mag shift ka na agad. Para sa akin, mas tipid sa gasolina yun kasi the earlier na mag-shift ka into higher gear, mas tipid ka sa gasolina sa consumption. Bakit? Eh kasi hindi mo kailangan galitin yung cylinder mo. Di ba? Tapos yung high naman, high RPM, so ibig sabihin, nagalitin mo muna o patataasin mo muna yung RPM mo bago ka mag-shift. Ayun yung purpose niya. Tapos may manual din siya. Ako, naka-manual ako, hindi ako gumagamit ng indicator, no? Kasi mas gusto kong mag-shift based sa gusto kong part na RPM. So, hanggang dito lang muna yung video. Ayun lang muna, short video lang muna tayo, no? Ang tagal kong hindi nakalabas dahil kada gigising ako ng hapon, lagi na lang naambon na ulan, no? So, muli, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga subscribers ko, no? Na nag-i-stay at maraming salamat din sa mga masipag mag-comment, no? Kilala niyo kasi sino kayo na lagi nagko-comment sa aking video. Maraming salamat sa inyo, no? Sa God bless sa atin lahat. Keep safe pa rin tayo palagi. Mag-ingat at sumunod sa anumang ini-implement na batas, no? Okay, peace out.